Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Iyon. Amen. Magandang umaga po muli at salamat po sa pribilehyo. Amen. At salamat sa grasya ng Panginoon. Sabi nga ng kanta, where if not for grace? Kaya sa grasya ng Panginoon, sabi ni Apostle Pablo, I am what I am by the grace of God. Kaya lahat ng bagay na meron sa buhay natin ngayon, it's all because of God's grace. Kaya wala nang dapat pang itanggi sa paggawa sa atin ng Panginoon. Yung mukha ng mga magaganda at mga guwapong mukha ngayon ng katabi nyo, yan yung nilikha ng Panginoon na sinabing fearfully and wonderfully made by God. Amen? Kaya grasya yan ng Panginoon. Amen. So kung may lakas pa po, for sure naman, na hindi pa mo naman tayo po hapon, samahan niyo po kung tumayo. At basahin po natin ang ating pong pag-aaralan ngayon sa umaga pong ito. 1 Corinthians chapter 13. Basahin lang po natin yung verse number 11. Ayan, 1 Corinthians 13. Andiyan na po ba kayo? Ayan, tayo po natin ng konti yung iba. Mas maganda po na napapakinggan po rin po yung bawat pahina ng Biblia po. Amen. Nandiyan na po kayo? Say amen? Amen. In verse number 11, sabi ng Bible, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, Lord, humingi po ako ng tulong sa inyo pong paghilos ngayon sa umagang ito, Panginoon. Lord, hindi po dahilan sa akin ito na ako po'y mangangaral, Lord, sapagkat wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka rin po sa aming pong buhay. So Lord, this morning, ang aming pong kahilingan, nawa ikaw ang siyang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Alisin mo, Lord, yung gawain ng Diablo na nagbibigay, Panginoon, ng dahilan upang kami po ay hindi makinig, upang kami po ay hindi matuto, upang kami po ay hindi lumago, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo, Lord, ang Banal na Espiritu ang siyang mag-convict ng puso ng bawat isa, Panginoon. Not only kami po ay mabibless sa service na ito, bagkos uuwi kami, Panginoon, na kami ay na-recharge, kami po ay nagbigay ng pagpapala o aming natanggap ang pagpapala, Panginoon, na galing po sa inyo pong salita. So Lord, gamitin mo po ako, itago mo po ako sa iyong cross, at tulungan mo ako, God, na hindi po magkamali. At mga bata, Panginoon, ay maintindihan nila simula sa bata hanggang sa matanda, Panginoon, na marinig ng klaro at maintindihan, Panginoon. Ikaw ang siyang aming pinupuri, pinapasalamatan. He must increase, but I must decrease, O God. We thank you, we love you, in Jesus' name. Amen and amen. And be seated po. Ang ating po pag-aaral ngayon, the book of 1 Corinthians chapter 13, in verse number 11. Pero alam niyo po bakit po nasulat itong 1 Corinthians? Kasi nga po, the church in Corinth ay merong pong problema. Sabi nga po ng mga nakaraang messages, lahat tayo merong problema. Lahat tayo merong pinagdaraanan. Pero alam niyo po, in verse number 11, dito po pag-uusapan natin yung tinatawag na be a mature Christian. Kailangan nating lumago. Sabi ng 1 Peter, merong sinabi sa 1 Peter na sinabing ganun, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sabi pa ganun, Savior, Lord Jesus Christ. Kaya kailangan nating lumago. Dapat hindi tayo mag-remain as baby. Kaya verse number 11 ay pinapakita po dito na hindi po tayo dapat mag-remain bilang isang baby na lang. Na tayo ay ilang taon na tayong naligtas ay sinusubuan pa rin tayo. Ilang taon na tayong naligtas pero bina-Bible study pa rin tayo. Ilang taon na tayong naligtas and yet hindi nakikita yung bunga ng isang mananampalataya na sinabi ng Galatians chapter 5 verse 22 and 23, but the fruit of the Spirit ay napakarami. Love, joy, peace, pero hindi makita sa atin yun. Why? Kasi nga hindi lumalago. Ang sabi nga ng salitang kanto, bansot sa pananampalataya. Kaya kapag dating ng mga problema, kapag merong dumating na isang uno sa buhay ng isang taong bansot ang pananampalataya sa Panginoon, napakadali mong gumiba. Bakit? Hindi ka matured. Sa panahon natin ngayon, yung mga kabataan ang bibilis lumaki. Lalo nung pandemic, dati ang liliit lang ng mga bata, 2019. Pero pagtapos ng pandemic, kikita mo, mas malalaki pa sa akin, mas matatangkad pa, grab mo yung isa. Paganto yung laki, minsan paganto rin. yung mga preacher, paganto, paganto yung laki. Diba? Pero ang gusto kong sabihin doon,
na nagmamatured tayo. Yes, physically, nagmamatured tayo. Amen? Lumalaki yung mukha natin. Diba? Nagmamatured tayo yung boses dati na sobrang liit. Pero ngayon, dahan-dahan ng umalaki, di ba pare? Umalaki na ng dahan-dahan, di ba? Yung outward appearance natin, nagkakaroon ng tinatawag na maturity. Alam nyo po, in our spiritual life, kailangan din natin ang tinatawag na tayo ay mag-mature. Bakit? Sabi nga ng Biblia na hindi tayo dapat mag-remain as baby. Bakit? Kasi gusto ba natin yung buong buhay natin sa ating Christian life, gusto natin araw-araw susubuan tayo ng salita ng Panginoon, na kapag merong nagsabi sa atin, sino ba yung pinaglilingkuran mo? Ay, hindi ko po alam eh. Tawagin ko po si Gusto ba natin habang buhay tatawagin si pastor para dependihan yung nagsasabi sa iyo ng mali? Amen? Ang pinag-uusapan po natin dito, magkaroon tayo ng tinatawag na spiritual maturity. Kasi napakaraming mga mananampalataya, didepende na lang kay pastor. Bakit? Didepende na lang. Ilang taon ka ng mananampalataya, iba Bible study ka, bibisitahin ka pa rin ba sa bahay mo? Para lang pumunta ka sa church? Para lang ba pilit? Dapat nga, ang mananampalataya, hindi na pinipilit pumunta sa church eh. Tama po ba? Automatic yun. Pagising natin ng Sunday, alam natin na ito ay araw ng Panginoon, pumunta tayo sa church. Amen? Minsan nakakalungkot pa, mas excited pa tayo sa mga birthday, mas excited pa tayo sa mga lakad. Ito pa yung isa, mas excited tayong mag-outing, pero pag pumunta ng church, parang bigat na bigat tayo. Yung ayaw nating iapak yung paa natin. Pero kapag outing, hala, ang aga mong dumating. Magsabi na, may outing tayo ng ganito sa pundakit. Ay, excited. 7 a.m. Aba, 5 a.m. nandun ka na. Nakaplansya pa yung mga damit mo. Nasa Baguio na, pero nakaplansya. Pero pagdating na sa church, ano nangyayari? Nakikinig ka ng preaching, nakaupo ka, nagsiselfone ka, hindi ka na matututo. Sabi ng 1 Peter, but grow in grace. Paano mag-grow in grace kung hindi nakikinig? Amen? Kaya kailangan natin dito, spiritual maturity. Bangon tayo. Huwag tayong mag-remain as babe. Sabi nga ng Biblia, huwag tayong ganun. Huwag, baby ka na lang habang buhay. Sino po dito in physical matter sa pag-uusap natin? Sino dito, edad na 40 years old, Cerelac pa rin yung pagkain mo? Kain ka na. Kain ka na po, John Mark. Ang pagkain mo, Cerelac. Hapunan mo, Gerber. almusal mo, Marie. Ang sagot, ano, ang tanda na natin, ganun yung pagkain natin. Gusto ba natin yon? Hindi, di ba? Ayaw natin ng ganun. Sa ating spiritual life, gusto ba natin, magre-remain tayo, aalalayan pa tayo, di ba? Dahan, ay, ganito yung gawin mo. Dapat nga, ang isang mananampalataya, sabi ni Apostle Pablo, ay i-examine yung ating sarili. Work out your own salvation. Ang ibig sabihin nun, ipagyamanin mo, palaguin mo, alamin mo yung salita ng Panginoon. Pero nakakalungkot, hindi nagmamature yung mga mananampalataya. Bakit? Nililimitahan yung gawain ng Panginoon sa buhay ng isang taong mananampalataya. So kailangan nating mag-mature. Huwag tayong aasa na lang sa preacher. Pag visitation, gusto, ay mga preacher kasi, sila yung preacher, so sila yung kailangang umalis. Hindi! Mananampalataya ang dapat lumahayo. Kung sa usapang crown, hala, ubus na yung crown nyo, mauubos na yan, nagawin na ng iba yan, kakagawa nila ng mga gawain. Diba? Kaya sa usapang spiritual, kailangan nating mag-mature. Pwede po ba nating sabihin this morning, mag-matured? Ayaw po yata natin, isa po yung mas klaro, mag-matured. Yun, yan po yung kailangan natin. Diba? Yung iba nga dati, sa physical, dati parang ang papangit natin, pero dumating si gluta, dumating si aloe vera, snail, yung kulay orange, alam niyo na yun sa mga gumagamit, di ba? Gumagamit pa ng mask, di ba? Hindi yung mask na pantakip pa, di ba? Nagdahan-dahan dati, yung pangit-pangit mo. Pero dahil sa mga ginagamit mong mga bagay na yan, ay ikaw na pala, yan, laki na ng katawan mo. Ikaw na pala, yan. Parang yung picture namin ni Brother JP, 2018, 2019. Alam mo, lalaki ng katawan eh. Pero pag winalis, saglit lang. Ang papayan. Pero ngayon, pagtingin naman. Pagtingin naman ngayon, di ba? Ang lalaki. Nang dyan. Kaya makikita natin doon, hindi lang dapat tayo magkaroon ng maturity sa ating physical na pangangatawan bagos ang pinakamahalaga sa lahat, magkaroon tayo ng maturity when it comes sa ating spiritual. Bakit? Kasi ganito yon.
yung pagpunta natin sa simbahan, hindi yun yung basihan para sabihin spiritual tayo. Amen? Yung malaman natin yung mga maraming verses in the Bible, hindi yun yung basihan para makapunta tayo, sabihin natin na tayo ay spiritual. Bakit? Kasi yung mga unbeliever nga, even the TV, sabihin niya, ay alam ko yung verse na yan, for God so loved the world. Saan yun? Psalms 3:16. Kalukuhan ng mga taong ito, sabihin nila, we are spiritual. Pag nakausap nila yung mga taong, mga believer, nagsishare ng, ay, ano din ako? Christian din ako? Saan? Mamaya, chat kita. Di ba? Hindi kasi mababase doon sa pamamagitan ng pag-quote ng verse, yung pagiging spiritual natin. Ito pa, being a church member ay hindi yan yung basihan para sabihin tayo ay spiritual. Kasi merong mga membro ng simbahan pero hindi ligtas eh. At namumuhay pa rin sa kasalanan. Merong mga membro ng simbahan na kunyari ligtas, kunyari kristyano, pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Minamahal pa rin yung sanlibutan. Hindi po yan ang basihan para sabihin na tayo ay spiritual. Ano pa po? Yung pagdala ng Bible, hindi rin yan yung basihan para sabihing spiritual tayo. Amen? Dadala ka ng Bible. Uy, spiritual si, ano ah, si Jerome ah. Spiritual si, ano ah, si Maria. May dala lang Bible, spiritual na. Pero pag tinignan mo yung Bible, halos walang mahagip na ano, na alikabok, o walang nahagip na yung mga, yung tipo na yung mga pahina ng mga Bible, merong ng mga nakatupi, merong mga nakasulat, wala ni isang ganun. Bakit? Hindi matured eh. Hindi binabasa yung salita ng Panginoon. Ito pa, wearing a nice and beautiful clothes is not the basis para makita at sabihin sa'yo na ikaw ay isang spiritual na tao. Kahit ngayon mga unbeliever, kaya nilang magsuot ng ano eh, pangligtas eh. Suot ng pagbaptis eh. Kaya nilang gawin yun. Sa isa, iwan sa bana time, sa buhay ko, nagdadamit din ako ng pangkristyano eh. Buong buhay ko, simula pinanganak ako, 1995 hanggang ako ay 2012, bahala na kayo mag-compute. Nagdadamit ako, papolo-polo pa ako, pasapasapatos pa, papantalon-pantalon pa, paayos-ayos pa ng buhok. Diba? Pero later on sa buhay ko, later part, merong nag-witness sa akin, isang pastor, during youth camp 2013, sabi ko, kailangan ko pala yung Panginoon. Kailangan kong makilala yung Panginoon sapagkat hindi sa mga magagandang pananamit, hindi sa pagdala ng Bible, hindi sa pagsaulo ng mga verses para sabihing ikaw at ako ay isang spiritual. Kaya makikita natin dito na kailangan nating lumago, kailangan nating mag-mature. 1 Corinthians chapter 12, verse number 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Sabi ni Paul to sa 1 Corinthians chapter 13 yung ating inaaral. Chapter number 12, yun yung sinabi ni Apostle Pablo. Bakit? Kasi nga merong mga mananampalataya na hindi lumalago spiritually. Nananatili na isa na lang sanggol. Di ba yung sanggol tuwang-tuwa yan pag dinuduyan? Sana tayo mga matatanda, hindi na tayo tuwang-tuwa pag hinihili pa tayo. Amen? Lalong-lalo na at sana wag naman tayong matuwa kapag hinihili tayo ng Diablo. Di ba? Hinihili tayo sa ating kasalanan. Kaya yung mga tao, yung mga mananampalataya ay napapalayo sa Panginoon kasi iba yung naghihele. Yung Diablo, hindi yung Panginoon. Kasi nga, walang tinatawag na maturity sa pananampalataya. So ngayon, tignan po natin. All of us ay kailangang lumago bilang isang Kristiyano. Habang ako po ay nagde-demonstrate ng the ability and attitude and action, let's examine ourselves today kung saan tayo sa mga bagay na ito. Number one, how to know that you are a matured spiritually. Maturing spiritually. Number one, eto na. Bibigay ko na po. Number one, by taking and treating the problem right. Ulitin ko po, number one, by taking and treating the problem right. Ano nga po bang merong problema sa Corinthians? Ito po yung problema. There is no unity in the church. Walang unity sa kanilang church. Gusto ng kabilang panig, brown yung tiles,
Pero sa kabilang panig, ang gusto naman nila, blue. Ang kabilang panig naman, ay wag blue, wag din gray. Ano tayo? Black. Hindi nagkakaroon ng unity. Kapag nagbi-ministry, hindi sabay-sabay. Nagkakanya-kanyang lakad. Gumagawa ng sariling pamamalakad. Nagkakaroon ng ganito, nagkakaroon ng ganyan. Walang unity. At ang isang church na walang unity, hindi yan lalago. Hindi tayo lalago kapag wala tayong unity. Ano pa? Ano pa yung problema ng Corinthian Church? Ito pa, disorderliness. Wala sa ayos. Sabi nga ni Pastor Jolan, wala sa hulog yung kanilang pamumuhay. Bakit? Hindi nga matured. Ngayon, sa umagang ito, titignan natin yung ating sarili. Kung ano nga ba talaga tayo sa sitwasyon ng Panginoon. Kasi andaling madaya eh, pag nakaharap tayo eh. Madaling, parang okay naman, parang pwede na, parang maayos naman, pero sa puso natin, sabi nga ng Bible, but their heart is far from me. Pwede nating dayain yan. Kaya this morning, how to know that we, that you, a matured Christian, number one, by taking and treating the problem right. Ano pa yung problema ng mga Corinthian church? Ito pa, favoring human wisdom. Masyado sila sa ganitong bagay. Ay, ganito yung sinabi ng pastor. Sundin natin ito. Ito naman yung sinabi ni brother, ito yung sinabi ni sister. Yung human wisdom na lang, hindi na nagdidepende sa katalinuhan na binibigay ng Panginoon. Kaya ganun na lang yung sinabi ng aklat ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. And lean not unto thine own understanding. Kasi nga sa ating karunungan, lagpak tayo eh, kulang tayo eh. Kaya kailangan nating tinatawag na magkaroon ng maturity by taking and treating the problem right. Ito pa yung isang problema ng Corinthian Church. Separation. May kanya-kanyang grupo. Grupo ng mga cool kids, grupo ng mga murmuring, grupo ng mga backslider, grupo ng mga hindi maintindihan, grupo ng mga lukewarm, grupo ng mga kung ano-ano. Nagkakaroon ng tinatawag na separation. Ito ang kanilang problema na inahiyag at yung kanilang karnalidad ay nakita sa ganitong sitwasyon. Bakit? Because they don't treat and take the problem right. The matured believer, alam niya kung paano dadalhin yung problema. Totoo po. Kung ikaw ay isang matured na Christian, alam mo kung paano dalhin yung problema. Hindi yung ikaw yung dadalhin ng problema. Tignan po natin. 1 Corinthians 10, verse 12 and 13. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. There hath no temptation taken you, but such as in common to men. Nakita natin, common to men. Common sa atin yan. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. Nakita natin dito, na meron tayong mga problema sa ating buhay. Sabi nga ng Bible, common to men. Makikita natin doon that God is faithful kahit tayo merong problema pero tayo lang yung hindi faithful sa Panginoon. By our own self, we cannot fix our problem. Kung nandyan tayo na humingi ng tulong sa Panginoon, God can fix that problem. Amen? Ang taong hindi marunong i-take and i-treat ang problema ng tama, ang nangyayari ganito. Lahat na lang nakikita niya, problema. Yung pagharap niya sa kasama niya, problema. Kapag nakita niya si brother, si sister, problema. Makikita niya ngayon, bakit ang dumi ng tiles? Oh, tiga mo. Problema. Yung offering, problema. Yung mukha mo, problema. Lahat na lang, problema. Problema yung nakikita mo. Hindi ka talaga lalago kung hindi mo iti-take and iti-treat yung problem ng tama. Kaya nga sabi ko kanina, kung yung problema na yan, ay tayo, dinadala tayo para hindi tayo makapunta sa church. Aba, hindi ka matured. Ang isang mananampalataya, dapat mag-matured bilang isang lingkod ng Panginoon. Minsan kasi nangyayari, ang isipin nila, umalis kayo sa harap ko, marami akong problema. Huwag niyo akong kausapin. Walang kakausap sa akin, may problema ako. Ikaw lang ba yung may problema? Ikaw lang ba yung may pasan ng mundo? Sabi ni Sharon Cuneta. Ikaw lang ba yung namumroblema?
Ikaw lang ba yung dapat intindihin? Now, lahat po tayo may problema. Isang problema sa financial, problema sa physical, problema sa sakit, napakarami nating problema. Kaya wag nating isipin na tayo lang, ako lang, yung may problema sa mundong ito. Lahat kayo, umalis kayo sa harap ko. Diba? Mag-moment pa tayo ng ganun, di ba? Kaya kapag may problema ngayon, hindi natin tinitake and tinitake yung problema ng tama, gagawin natin. Inom, kukuha ng lubid, lagay sa liig, sabay talon, di ba? Papakamatay eh. Bakit? Hindi tinitake and tinitreat yung problema ng tama. Bakit? Ganito yon. Philippians chapter 4, verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kalooban sa akin ni Kristo. Kaya hindi lang tayo yung may problema. Meron din mga problema. Dinadaan lang yan ni brother, ni sister sa ngiti. Lalo si pastor, dinadaan lang yan sa ngiti sa maayos na outward appearance. Kaya yung problema na yan, dapat nating i-take and i-treat ng tama. Kaya si Apostle Paul here ay sinasabi sa Corinthian Church, sabi niya, God will not give you a problem that you cannot overcome. Kaya sabi ni Paul, kaya niyo yan, i-take and i-treat niyo yung problema ng tama. Kasi kaya ang nangyayari, yung mananampalataya na may problema, kapag merong problema, naapektuhan pati yung simbahan. Bakit? Instead na kapag may problema ka, pumunta ka sa simbahan, pero nung ginagawa mo, hindi ka nag-church. Instead na kapag may problema ka, dapat ilapit mo yan sa Panginoon, mas nilalapit mo pa kay Facebook. Etong mga kapatid ko, papost-post ka sa Facebook ngayon, hindi naguhugas ng plato. Hashtag si ganyan, hashtag si ganito, yung mag-asawa na ganyan, nag-aaway, uunahin mo pa yung basketball kesa sa anak mo na may sakit. Doon nag-post ng problema? Sa tingin natin, magkakaroon ng solusyon doon sa pag-post ng problema sa Facebook? Maayos ba yung problema doon sa Facebook? Hindi. Malalaman ng mga tao sa paligid, sa mga friends mo doon, ay problemado yung tao na yun. Nag-aaway sila. Sige, sindihan pa natin yung apoy para magkaroon sila ng matinding problema. Kaya walang maitutulong sa atin kapag nag-post tayo sa Facebook. Doon tayo yung sinasabi na humuhugot. Mas maganda. Ito po yung kagandahan. Ang problema, dinadala sa Panginoon. Hindi dinadala kay Facebook. Si Facebook, walang magagawa sa atin yan. Malalaman pa ng kumari mo, malalaman ng kumpari mo, malalaman ng kaibigan mo, ay may problema yan. Buti nga sa kanya. Siraan yun. Tingnan nyo yung mga vlogger ngayon. Diba? Ano ginagawa nila? Kapag may bago silang ganyan, okay, pasensya na guys ha, hindi ko kayo na-update. Ay, kailangan pala i-update yung nasa paligid mo kung anong meron ka. Pasensya na guys, hindi ko na-share yung problem ko yesterday. Ay, kailangan pala gawin yon. Kasi ang gusto ng mga tao, sikat sila sa Facebook eh. Gusto nila parati mga tao ganito sa kanila. Gusto nila ng reaction, gusto nila ng mga like, gusto nila na pinapalakpakan sila sa mga pagpo-post nila. Pero nakakalimutan minsan yung problema na dapat hindi ilagay sa social media, nilalagay dun. Kaya ngayon, sasabihin mo, problemado akong tao. Parang wala nang saysay yung buhay ko. Hindi, ikaw din mismo yung nagsira sa buhay mo sa pamamagitan ng problema kasi kakapost mo sa Facebook. Amen? Kaya kailangan nating mag-mature bilang isang mananampalataya. Huwag tayong mag-remain as baby. Huwag nating gawin yan. Huwag tayong humugot at tumingin ng tulong sa Facebook. Maraming mga unbeliever dyan na sasabihin, sige, mag-inuman na lang tayo, pare. Sagot ko na yung ilang bote. Pero kung nangingi ka ng counsel, kapag ikaw ay may problema, lumapit ka sa church, lumapit ka sa preacher, lumapit ka sa pastor, bibigyan ka niya ng good counsel. Yun yung sinasabi ng aklat ng Psalms. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor seated in the seat of his scornful. Kaya maganda, kapag meron tayong problema, ilapit natin yan sa Panginoon. Amen? Idala natin sa Panginoon. Ulitin ko po ah, for sure na meron dito sa kalagitnaan natin. Kapag may problema, huwag kay Facebook tumakbo. Tumakbo sa Panginoon. Lord, ito yung problema ko. Pwede mo akong tulungan. Lord, alam ko na, susolusyonan mo tong problema na ito. Amen? Yan yung kailangan natin. Ilapit natin sa Panginoon. Huwag dyan kay Facebook. Huwag sa mga bagay na yan. Amen? Philippians 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas nakaloob sa akin ni Kristo. Si Apostle Pablo, meron din siya mga problema. Ang dami. Talagang maraming problema. Pero sinabi niya ba kay Facebook?
Hindi. Sinabi niya ba doon, ito yung problema ko, ito yung ganyan, ito yung... Anong ginagawa niya? Sabi niya, I can do all things. Yung mga bagay na ito, isa lamang yung pagsubok. At isa pang kagandahan, kapag meron tayong problema, mga kapatid, mga kababayan, kapag meron tayong problema, hindi yun yung rason para lumayo tayo sa Panginoon. Yun yung rason kasi meron tayong problema, ang ibig sabihin nun, kailangan natin siya. Kasi kapag yung ating problema, iniintindi lang natin, paano ko masusulan, paano ko gagawin to, paano yung ganyan? Hindi tayo nagsisik sa Panginoon, papakamatay talaga tayo. Kaya dyan yung nauso yung mga depression, anxiety, self-pity. Ayaw humingi ng tulong sa Panginoon. Eh mas maganda gawin natin, ilapit natin sa Panginoon. Why? Ito po yun, 1 Peter chapter 5, verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Nakita po natin yung verse na ito. So, hindi dapat na idaan natin sa ibang bagay. Hindi sabi ng iba, idaan natin yan sa mabuting usapan. Hindi. Sa mabuting usapan na galing sa Panginoon, magingi tayo ng counsel sa Panginoon kapag meron tayong problema. Marami na po akong nakitang mananampalataya na nagkaroon ng problema at lumapit sa Panginoon. Isa lang yung nangyari sa kanilang buhay. Naging maayos. Bakit? Nilapit nila sa Panginoon. Pero kung ikaw ay mananampalataya, claiming that you are saved, tapos yung problema mo nilalagay mo sa social media para maging sikat ka, ay hindi ka lalago. Hindi ka magmamatured bilang isang mananampalataya. Not only by taking and treating the problem right, number two, by taking and treating the people right. Okay po? By taking and treating the people right. Ang taong malago, spiritual, maayos yung pagtrato sa tao. Tama po? Hindi yung titignan mo, magbabase ka sa panamit. Mukhang mayaman to ah. Respetuhin ko nga. Eh nakita mo na medyo gusot-gusot yung damit, hindi maayos. Diyan, upo ka dyan. Ay, hindi, wag kang umupo dyan. Doon kayo sa likod, pangit ng ano mo. Iba yung pagtrato, yung matured na isang Kristiyano. Kahit sino yan, kahit madungis yan, kahit anumang estado niyan sa buhay, ititake mo and ititreat yung mga tao ng tama. Hindi yung naghahanap ka ng, eh, baka mayroon akong mapakinabangan. Eh di, siya na lang. Dito ka po, sir. Sir, dito ka, ma'am. Diba? Yan yung kaugalian ng Pilipino eh. Kapag merong makukuha, doon. Pero kapag wala, ay tabla ka. Hindi ka pwede dito. Hindi ka pwede dito. Wag ka dito. Hindi ka namin ka-level. Mataas kami, men. Hindi kami pwede dito, yo. Hindi ka namin katulad. Hindi tayo marunong mag-take and treat ng tao ng tama. Bakit? Kasi bumabase nga tayo sa outward appearance. Eh, malay natin, baka merong pinagdaraanan yung tao na yan. O kaya walang masuot, tapos i-take and i-treat mo yung tao na yan nang hindi maayos. Kaya minsan sa simbahan, wala nang bumabalik na mga bisita, na visitor. Bakit? Hindi tinitake and tinitreat ng mga members ng tama yung mga bisita. Nasabihin, alam mo sinong maganda, mas maganda. Umaawit, paawit-awit, mas magaling ako umawit yun. Nagkakaroon ng insecurity. Diba? Nagkakaroon ng inggit. Dapat nga maging ano tayo eh. Kaya nga yung motto ng ating simbahan, dapat ipinapamuhay natin a friendly church. Pero minsan, hindi nagiging friendly. Namimili tayo ng kakausapin natin. Namimili tayo ng re-respetuhin natin. Namimili tayo na kung saan ay susundin ko ba yan o hindi. Papansinin ko ba yung bisita na yan o hindi. Kadalasan talaga hindi. Kaya hindi tayo nagmamature. Kapag merong problema ngayon, sisisihin natin yung Panginoon. Bakit nangyari sa akin to? Kasi nga, hindi ka matured. Hindi mo tinitake and tinitreat yung problema ng tama. And number two, hindi natin tinitake and tinitreat yung tao ng tama. Kaya hindi maayos yung ating pagtrato sa bawat isa. Kasi nga, dito pa rin nagmumula. Merong pa rin something wrong sa buhay natin. 1 Thessalonians 5, 12 and 13. Ito yung sinabi. Mga kapatid, pinakausap ko namin na igalang ninyo ang nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Dito yung word na esteem them very highly. Yung pagtrato ba ng tama?
Minsan kasi tayo-tayo yung magkakasama. Mananampalataya na, hindi pa nagpapansinan. Kaya walang tumatagal na member. Kaya walang tumatagal na bisita. Kasi tayo sa grupo nating mga believer, nakikita sa atin yung dapat hindi iugali. Yung nakikita sa atin yung hindi marunong magpatawad. Nakikita sa atin yung word na mga plastikan. Bilang isang mananampalataya, dapat walang ganun. Kapag meron kang sama ng loob, sabihin mo para maayos yung problema. Hindi yung nagkakaroon kayo ng plastikan sa fellowship, maayos kayo. Pero kapag talikod ni brother, ni sister, sasabihin mo na, ay, si ganyan, si ganito, si ganyan, Sharon yan, Sharon Cuneta yan, alam na, di ba? Ganun ba yung ugali ng isang mananampalataya? Ganun ba yung dapat iugali ng matured Christian? Ganun ba yung dapat nating gawin? Magbulungan tayo kapag si brother ay hindi nakatingin, kapag si sister ay nakatingin, tapos magjijismisan tayo, tapos pagharap ng fellowship, pagharap ng church, kunyari, okay, tawag doon mga plastic. Huwag tayong mag-ugali ng ganyan. Mga mananampalataya, hindi dapat natin yan ugaliin. Yang pagiging plastic na yan, ginagamit yan sa pambalot para magkaroon ng yelo. Huwag din nating iugali. Hindi yan yung ugali ng isang mananampalataya. I-take natin and i-treat natin yung mga tao ng tama. Psalms 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasda na nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Sabi ng Bible, behold how good and how pleasant it is for a brethren to dwell together in unity. Pero paano tayo magkakaisa kung hindi tayo matured? Paano tayo magkakaisa kung sa loob ng isang Christian community ay merong siraan, merong pag-aaway, merong inggitan? Hindi talaga tayo lalago, hindi tayo magmamatured. Kaya ang dapat natin gawin, i-take natin and i-treat natin yung tao, yung kapatiran ng tama. Amen? Para makita naman ng mga unbeliever na totoo yung pinaglilingkuran natin. Ang nakakalungkot, ito pa. Sinasabi natin that we are believer pero nag-aasa tayo ng unbeliever. Sa church, okay tayo, banal tayo. Pero paglabas natin ng church, we look like the unbeliever. Sa ating music, sa ating pananamit, sa ating pag-uugali, sa ating pamumuhay, dito nagbabasa tayo ng Bible. Pero pagdating sa bahay, yung Bible hindi man lang mabuksan. Bukas na bukas ka kay Facebook, kay cellphone, kay Instagram, kay TikTok, kay movie ng mga Korean movie na yan. Pero never mong nabuksan sa isang araw yung salita ng Panginoon. O kaya walang paglago eh. Gusto ba nating lumago? I-take natin and i-treat yung tao, yung kapatiran ng tama. Ito po, isa pa. Kung sa paligid natin, sa surrounding ng believer, nakikita nila na merong totoong Diyos, sa pamamagitan ng ating lifestyle, sa pamamagitan ng ating pamumuhay, doon pa lang mape-persuade na natin sila na lumapit sila sa Panginoon. Amen? Doon pa lang makikita na nila. Kahit hindi pa tayo magsalita, hindi pa tayo mag-share ng gospel, sila mismo yung makukonvict kasi alam nila na kailangan ng tao na magsisi at tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Pero nakakalungkot sa isang mananampalataya, nag-aaway-away pa. Dapat walang ganyan. Walang plastikan, walang siraan, walang inggitan. Huwag nating agawin yung gawain ng Diablo. Gawain niya ng Diablo yung siraan, yung puot, yung galit. Gawain ng Diablo yan. Ang dapat natin gawin, yung gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po, mananampalataya tayo. Anak tayo ng Panginoon. So kung anak tayo ng Panginoon, dapat gawin natin kung ano yung trabaho ng Ama. Hindi yung trabaho ng Diablo yung ginagawa natin. Huwag natin gawin yan. By taking and treating the people right. It is the Lord's design for His church, for His people, to be united. Yan yung kagandahan sa lahat. Yan yung dinisign ng Panginoon. Na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Ganito po yung analogy naman. Kapag ang isang church ay hindi maayos, kagaya ng Corinthians, ganito yung nangyari. Ask po ka saglit ng favor, ha? Row 1, pwedeng pasabi ng 1. Can you say 1? Yan. Row 2, can you say 2? Row 3, can you say 3? Row 4, can you say 4? Kapag sinabi ko pong go, sabihin nyo po kung ano po yung sinabi ko. Sa row 1, sa row 2, sa row 3, sa row 4. Okay po? May makikita tayong analogy. Ready po tayo? Ready? In 1, 2, 3, go. May naintindihan po tayo?
Wala. Bakit? Kasi nga, hindi nagkakaroon ng unity. Ang dapat po nating sabihin, iisa, one God, one mediator, and one Savior is the Lord Jesus Christ. Hindi nagkakaroon ng kalituhan. Yung sinabi natin yung mga number, wala din ako naintindihan eh. Bakit? Walang unity. Pero hindi po ngayon. Okay? Makikita natin dun sa ganong senaryo, makikita natin na walang unity. At ang kailangan natin gawin, sabi ng Bible at sabi ng ating pinapag-aralan, it is the Lord's design for His church, for His people, to be united. Magkakaisa tayo para sa gawain ng Panginoon, para sa Panginoon. But the church in Corinth ay kakaiba. Napakagulo nila. Kanya-kanya silang mga ginagawa. Gagawa sila ng kanilang mga sariling pamamalakad. Yan yung nangyayari sa bawat isa. The message ay nangungusap sa bawat isa ngayon. Point number 2, by taking and treating the people right. John 15:12. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. James chapter 5 verse 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki na nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Nakita natin yung verse na ito na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ipanalangin natin sila. Amen? Hindi yung ipanalangin natin sila na ganitong bagay, yung imprecatory prayer na sana mamatay na siya, sana hindi na siya mabuhay dito sa mundong ito. Amen? Huwag ganon. Gawin natin ito yung sinabi ng James. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Para saan? Upang kayo'y gumaling. Ano yung word na gumaling? Maturity. Amen? Kailangan natin yan sa ating pong buhay. Kaya ganun din yung sinabi ng John 15, bago itong James 5:16. Ang aking utos, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahalan ko. Pagmamahal. Sabi ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Ephesians 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Kaya hindi dapat manaik sa atin yung the unforgiving spirit. Sabi ko nga nung mga nakaraang messages nung Wednesday dito, dapat makita sa atin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Papaano? Yung marunong magpatawad. At sabi ko pang ganun, yung pride, hindi yan inuugali. Pinanglalabayan yung pride na yan. Hindi dapat iugali. Kasi kapag merong yabang ang isang tao, isang mananampalataya, for sure yan na hindi marunong magpatawad. Sasabihin natin, kahit mamatay ako, hindi kita papatawarin. Pag pumuti ang uwak, hindi ka pa rin papatawarin. Talaga? Kung sinabi sa atin ng Panginoon, hindi rin tayo papatawarin. Impyerno tayo. Hindi natin may enjoy yung buhay na meron tayo ngayon. Kaya yung pagpapatawad, dapat manaig sa atin yan. Amen? Yan yung kailangan natin gawin. Colossians 3:13. Magpasensyahan kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So nakita natin dito, yung matured na Christian ay alam niya kung paano i-take and i-treat yung mga tao, yung mga mananampalataya. Marunong magpatawad. Amen? Nandyan pa po ba kayo? Amen. Number 3 po. Second to the last. By taking and treating the preaching right. 1 Corinthians 9:9-12. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigilik. Mga baka nga, kaya ang inaalala ng Diyos, hindi ba tayo ang tinutukoy niya alang-alang sa atin? Kaya iyong isinulat sapagkat ang magsasakang nag-aaro at ang naghihiwalay ng mabuti o ng butil sa hukay ay gumagawa ng pagsaalang may bahagi sila sa anihin. Verse 11, naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material at pakinabang mula sa inyo? Verse 12, kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Makikita natin dito, dapat nating i-take
and i-treat yung preaching ng tama. Kasi sa panahon ngayon, kapag nagsabi ka ng katotohanan, nagsabi ka ng masakit, galing sa Bible, ikapuutang ka ng tao eh. Kaayawan ka ng tao na kapag kinokorek mo yung isang mananampalataya, sinasabihan mo kung ano yung dapat niyang gawin. Pero ang gagawin, kaayawan niya yung pastor, ayawan niya yung nagkokorek sa kanya, ayaw niya yung mga sinasabi sa kanya. Ganyan ba yung matured Christian? Hindi na ititake and ititreach yung pastor ng tama, o yung preaching ng tama. Kaya ang nangyayari ay kalaban, instead nakakampi. Kaya ang problema din dito sa church ng Corinth ay ganito. They don't take and treat the preaching right. Masyado daw masakit yung mensahe. Meron daw silang sakit na tinatawag na appendicitis. May sakit silang appendicitis. Konti lang, nandali nilang ma-open. Bakit? Kasi nga hindi matured. Napakadali mong ma-open. Konti, nalaglag lang yung ballpen, na-open ka na. Hindi ka na mag-church. Nasagi, naapakan lang ng konti yung daliri mo na bagong manicure. Na-open ka na. Hindi ka na mag-church. Ganun ba kadali yun? Ganun ba yung gawain ng taong mananampalataya? Hindi yun matured, kaibigan. Hindi yun matured, mga mananampalataya. Ang taong mananampalataya, yes, na-open tayo. Yes, nagkakaroon tayo ng problema. Pero hindi ganito kalala. Hindi ganito. Nagkakaroon ng tinatawag ngayon ngayong sakit na appendicitis. Lahat na lang nakikita mo. Pati yung ulam na ihahain mamaya, sasabihin mo, ang alat, tabang ng juice. Hindi na ako mag-church dyan. Ang pangit ng kanin, long grain, dapat yan sinandoming. Ang dami mong nakikita. Ang dami mong nakikitang mali. Hindi mo kasi tinitake and tinitreat yung preaching ng tama. Kaya lahat na lang nakikita mo, dahil hindi mo tinake yun yung preaching ng tama, lahat na lang mali. Amen? Tutusin nyo, ang sarap pakinggan nung nasa born again church ako, wala man akong narinig na sinabing abo yung mga hard preaching na tinatawag sa mga Baptists. Nung nasa born again, alam nyo, natutunan ko, how to serve the Lord. How to love the Lord. Love us, brethren. Ganun na lang ba? Pero buti na lang, dinala ko ng Panginoon sa lugar na ito, kung saan merong totoo at tunay na Diyos na nagsasabi ang salita ng Panginoon ay matalim at dalawa yung talim na nagtutusok. Yan yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa Hebrews 4, 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya yun yung problema. Hindi tinitake and tinititreat yung preaching ng tama. Maaring ngayon, may mga nag-iisip na ngayon, ganyan-ganyan ka pa. Sabi-sabi ka pa. Diba? Masyadong hard. Ito pa yung minsan nangyayari. Pag hard preaching, wala tayo. Aha. Kapag encouragement, ang bilis nating mag-post, thank you for the message. I really like that. The love of God. Tuwang-tuwa tayo sa ganun. Pero kapag hard preaching, hindi man tayo nagpasalamat sa pastor kasi kinokorek tayo, sinasabihan tayo ng ating kamalian, tapos kinakalaban natin yung salita ng Panginoon, ganun ba yung isang matured na Christian? Hindi tinitake and tinitreat yung preaching ng tama? Merong something wrong sa buhay natin. Kapag yung preaching, yung salita ng Panginoon, ay kinu-question natin gaya ni Satan, merong problema sa buhay natin. Kailangan nating mag-mature bilang isang mananampalataya. Kailangan nating i-take and i-treat yung preaching ng tama. Kapag masakit yan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Yung mga pastor na tumatayo dito, hindi namin salita yun. Salita yun ng Panginoon. Amen? Kaya yun yung dapat natin gawin. Mag-respond tayo. Mag-response tayo sa Panginoon. Instead na, wala naman akong dapat iayos sa Panginoon. Iayos ko na. Ah, okay naman lahat. Yung offering ko, yung mission ko, okay naman. Pero bakit pa kailangan pa ulit-ulit sa announcement? Kasi nga, kinakalimutan mo. Nawawala na. Hindi ka na nagmamature bilang isang mananampalataya.
Kaya yung preaching sa'yo ay nagiging schedule na lang. Makikinig ako Sunday, okay, upo. Makikinig ako ng Sunday evening, upo na lang. Tapos Wednesday, upo na lang, makikinig. Pagtapos ng simbahan, labas, walang natutunan, kaya yung preaching sa buhay natin, walang epekto. Bakit? Kasi hindi tayo matured. Kaya yun yung kailangan natin. Mga mananampalataya, mag-mature tayo. Huwag tayong manatili na kumakain pa rin ng Gerber, kumakain pa rin ng Cerelac. Huwag tayong manatili sa ganyan. I-take natin and i-treat natin yung preaching ng tama. Sabihin natin, pinaparinggan yata ako ni Pastor ng salita ng Panginoon. Tinatama tayo sa kamalian natin na kapag yung isang young people ay gumagawa ng kasalanan na masyadong nahuhumaling sa babae, sa lalaki, instead sa Panginoon, nagagalit ka kay Pastor. Pinagpipray ko naman, dadaling ko naman siya sa Panginoon, dadaling ko naman siya sa church. Talaga ba? Nangyari na rin sa buhay ko yan. Sabi ko, Lord, dadaling ko siya sa iyo, dadaling ko sa church. Pero hindi. Nilayo ako sa Panginoon. Nilayo ako sa presensya ng Panginoon. Kaya ano nangyari? Ang pangit ng ganung senaryo. Kaya sa mga kabataan, kumaganap kayo ng inyong mga mapapangasawa, mas maganda na ilalapit kayo sa Panginoon, hindi ilalayo kayo sa Panginoon. At lalong-lalo na yung salita ng Panginoon, huwag nating baliwalain, huwag nating sayangin, at huwag nating sabihin na hindi ko kailangan yung mensahe yung na ngayon. Hindi ko kailangan mag-mature. Talaga? Mananatili ka na lang sa ganyan? Sana huwag naman. Amen? Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilang may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ganun katalim yung salita ng Panginoon. Magpasalamat ba tayo kapag ang preaching ay nasasaktan tayo? Yes, dapat. Kasi kinukorek tayo ng Panginoon. Amen? Proverbs 3:12, sapagkat lahat ng mahal niya ay tinatama niya ng daan. Tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. For sure, yung magulang ng si tatay, si nanay, hindi niya hahayaan yung kanyang anak na maging suwail. Amen? Sa mga may anak dito, hindi niyo po hahayaan na yung anak niyo ay maging matigas ang ulo. For sure, ganun din yung Panginoon. Kinokorek tayo sapagkat mahal niya tayo. Amen? Number 4, tapusin na po natin ito. Number 4, by taking and treating the pastors. Right. Dito ang problema ng Corinth Church, ganito po. Namimili sila ng pinapakinggan nilang preacher. Sabihin nila, dito ako kay Paul, dito ako kay Apollos, dito ako kay Cephas. Kaya kapag merong tumayo sa panig nila Paul, yung mga paborito, yung gusto lang makinig kay Paul, sila lang yung makikinig. Pero kapag yung mga tao na merong paborito kay Cephas, sila lang din yung makikinig. Ayaw nila yung iba. Ayaw, namimili sila ng papakinggan nila. Pero kung titignan natin sa punot dulo nun, ano nga ba yung pinapangaral ng tatlong preacher? Salita ng Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong namimili ng preacher kapag tayo ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Wala namang dapat pang pagpilian eh. Kung sino yung dapat sa ganito. Amen? Ay, papakinggan ko Wednesday. May paborito kong preacher. Parating yun dito. Papakinggan ko yun. Nakakalungkot pa. Minsan ganito yung nangyari. Mas napapamahal tayo sa guest speaker, pero yung pastor na nagpagal sa'yo, na nalangin sa'yo, iniyak ka sa Panginoon, nagpagal, nagtahalos, talagang mahalos, grabe yung paggawa ng pastor mo para sa'yo. Saglit lang, isang youth camp lang, isang mission emphasis month lang, isang mission conference lang, isang conference lang, pinagpalit mo yung pastor mo sa guest speaker. Ang ibig ko pong sabihin doon, namali natin yung ating pastor. Amen? Kasi bigay yan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, in Ephesians 4:11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Yung mga pastor na nangangaral ng salita ng Panginoon kapag meron niyang sinasabi na kamalian sa ating buhay, itake natin yun ng tama. Sapagkat ang mga pastor
ay hindi yan kalaban. Amen? Companion yan, si pastor. Kakampi yan. Hindi mo alam. Habang natutulog ka, pinapanalangin ka ni pastor. Habang nagmomotor ka, habang nasa SM Central ka, pinapanalangin ka ni pastor. Tapos kinakalaban natin. Ayoko si pastor. Masyadong masakit magsalita. Buti nga merong pang ganun eh. Anong gusto natin? Kagaya ni Joel Austin? Si Joel Austin, masyadong sa prosperity gospel. Okay lang magkasala ka. Sige, God loves you. Okay lang yan. Sige lang. Magsimba ka pa rin kahit makasalanan ka. Magsimba ka pa rin kahit gumagawa ka ng hindi maganda sa harap ng Panginoon. Ganun yung gusto natin? Kinikiliti yung tenga natin? Ako, I rather choose na yung mga hard preaching. Doon ako na mas lalong natututo. Kaya si pastor ay hindi enemy. Because ang pastor ay isang companion in prayer, in problem, and in trial. Sino ba yung tinatakbuhan natin, di ba? Once upon a time sa buhay natin, nung may problema tayo, sino ba yung message natin? Sino ba yung pinunta natin? Si pastor. Tapos nung naging masagana yung buhay natin, kinalimutan natin siya. Tapos nagkaroon lang ng correction galing sa salita ng Panginoon, naayawan mo na. Yung ba yung mature Christian? Hello? Jeremiah chapter 3, verse 15. Lapit na po tayo matapos. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kita natin na binigay yun ng Panginoon sa atin according sa puso ng Panginoon. Kaya si Pastor Ted, talagang saludo ko sa buhay ni Pastor Ted. Bakit? Nung kami ay nasa Bible school, ang sabi niya sa amin, hindi kayo sasahod kasi hindi kayo marunong mag-lead ng mga boys na yan. Ang kukulit nun, si Joshua, si Jomari, ang lulupit nun. Makapagpala lang kami ng isang pala, nakatalikod, talikuran. Pagtingin mong ganun, wala na, sisibat na yun, kung saan napupunta. Ganun po yung scenario, ganun po yung story na meron kami dati nung Bible student kami. Halos sabihin eh, ikaw dapat yung maging ama ng tatlong bata na yan, sabihin ni Pastor Ted, bantayan mo yan, habang nagtatrabaho, kasama mo yan. Grabe naman yung sungay, hindi lang dalawa, 8. Ang dami, ang kulit talaga ng kabataan na yun. Ang kulit ng mga bata na yun. Tapos sasabihin sa amin ni Pastor, hindi kayo sasahod. Umalis na kayo dito sa simbahan. Huwag na kayo mag-Bible school. Buti na lang, merong Pastor Ted na ganun yung training. Amen? Ganun yung training sa amin. Kung saan, kahit hard yun, kahit masakit yun, kahit iiyak kami ng dugo doon, lalo na nung nasa sound tech pa ako sa baba, iba yung preaching dito, iba pa yung preaching sa akin nun. Sabi ko, sobra akong blessed, Pastor Ted. Bakit? Kasi twice din akong umiiyak sa preaching mo. Bukod sa preaching mo dito, sermon, talagang galit. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Sabi ko nun, tayo, iiwan ko na yung sound room na yan. Ayoko na. Pastor, ayoko na talaga. Hindi ka alis. Ayaw mo yung gawain na yan? O sige, ilalagay pa rin kita dyan. Dahil dun sa ganung scenario. Amen? I am what I am by the grace of God. Amen? Hindi ko naman din pinangarap to eh. Yung ganito yung maging sitwasyon ng buhay ko. Iba nga yung pangarap ko eh. Pero yung pangarap ng Panginoon, dahilan sa ginagamit ng Panginoon si Pastor Ted, I am what I am by the grace of God. Amen? If we are a matured Christian, you know how to treat and how to take your pastor right. Amen? Yan yung usapan natin dito. Hindi ako. Ano lang ako, napagkatiwalaan lang ako dito. Yung ating pastor, Pastor Ted, Pastor Odek, i-take natin sila and i-treat natin sila ng tama. Lalo din, yung mga preachers dito. Amen? Kung dito pa lang sa community natin, dito pa lang sa pagsasama natin ito, hindi na tayo marunong mag-take and mag-treat ng pastor ng tama. Paano pa yung tayo? Paano pa yung buhay natin kapag wala na tayo dito sa simbahan na ito? Kaya there is something wrong sa buhay natin. Tapusin na po natin ito. Ating pong conclusion, are you a matured Christian? Matured nga ba talaga tayo? O nagmamatured-maturan lang? Amen? By taking and treating the problem right, by taking and treating the people right, by taking and treating the preaching right, by taking and treating the pastors right. Last verse po tayo, 1 Corinthians 3:11. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child,
But when I became a man, I put away childish things. Believer, kailangan nating mag-mature. Kailangan nating lumago. Grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa inyo pong salita. Salamat Lord dahilan merong pong correction, meron pong salita mo Panginoon na kung saan kailangan po namin. Lord, every single service, binibigyan mo po kami ng mensahe na aming pong kailangan. Hindi po nang aming gusto, hindi po namin gusto yung nasusunod, kundi ang aming pong kailangan na mensahe. So Lord, sa bawat isa, kung merong mangmana ng palataya, still lost, at namumuhay pa rin sa tinatawag na kasalanan, kaya hindi nagkakaroon ng paglago, hindi nagmamature bilang isang Kristiyano. So Lord, help that person, help that brother, sister, Panginoon, kung sino man siya. Ganon din sa kalagitnaan, Panginoon. Kung merong pong ligaw sa katotohanan, kung merong man kami mga bisita, Panginoon, dito na walang relasyon sa inyo, Lord, help that person, Panginoon, to realize that he or she needs you sa kanya pong buhay, na mapapahamak ang buhay ng isang tao kapag walang relasyon sa inyo. Muli Lord, salamat po sa iyong kabutihan. We thank you for everything that you have done. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Brother Jack?